Marias Narchun at ang topic natin ngayon ay paano mag-order sa Shopee para maiwasang magkamali. So madami kasi guys na mga clients na gustong-gusto na nila ngayon mag-order online kahit hindi naman nila pa alam kung paano ba talaga yung process online. Basta lang nag-check out tapos hindi nila alam yung check out pala nila pang baby clothes, hindi pala pang adult. Tapos pagdating sa kanila, doon sila magre-reklamo. So, sa online guys, kailangan magaling kayong magbasa, magaling kayong magtanong, at magaling kayong magbusisi sa post, okay? Unang-una, i-check nyo muna guys yung post, okay? Basahin nyo yung description kasi nakalagay naman dyan guys yung mga sukat. Kung pang adult siya, kung pang baby, ganyan. Madalas kasi guys yung mga nag-order is atat. Atat na atat. Check out, eto na, 7-7 na, check out na, agad-agad, check out ko na, maubusan ako ng oras, check out na, ganon, agad-agad. So, pagdating sa kanila nung item, mali. Tapos, dun sila magre-reklamo sa reviews, okay? Kawawa naman yung ano guys, yung seller, kung doon kayo magre-reklamo sa reviews, which is mali nyo naman. So, una, basahin muna kung hindi pa rin talaga naiintindihan yung pagkakalagay nung ano, kung ano yung mga nakalagay dun sa description, magtanong, okay? Magtanong sa seller. Kaya po dyan may chat box, okay? Yan po, yan o, may chat box. Kaya po dyan may chat box, no? Nakikita nyo ba? Yan. Para po makapagtanong kayo sa seller kung tama ba yung in-order nyo, kung pang adult ba to, kung pang baby ba to, kung pang dog ba to, kung pang tao ba to, okay? So, para mas malinaw, okay? Hindi yung iba kasi guys, pag nagkamali sila ng order or mali yung nabigay sa kanila dahil sa nag-a-assume sila. Assuming kasi yung iba eh. So dahil sa nag-assume sila, tapos mali yung nabigay sa kanila, ang nangyari, nagngangangawa dun sa review. Dun sa review nagngangangawa, kahit naman na mali naman nila dahil sa hindi sila nagbasa, sa review nagngangawa, okay? Ako guys, hindi nyo ako maaasahan na hindi ko kayo sagutin sa review. Talagang makikita nyo guys dyan, nakikipagsagutan pa ako sa reviews kasi hindi po madaling gumawa ng mga item tapos sasabihin na mali ganito ganyan. Hindi. Kung hindi mo gusto yung item ko, kung may hindi ka nagustuhan, okay, ibalik mo. Dahil pwede yung ibenta sa iba na gusto nila yung item ko. Madaming mga arting clients, madaming mga clients na sinabi pink tapos ang gusto pala nila yung dark pink, hindi yung light pink. Hindi naman in-indicate doon kung ano ang gusto nilang pagka pink. Okay? Ngayon pinadahal mo ng pink, hindi naman nilagay na pusha pink pala ang gusto niya, pinadalhan mo ng ordinary pink, candy pink. Ayun, doon nagngangangawa sa reviews. Ayaw ko na ng ganito, ganyan. Ang dami na pating nakita sa tahi mo. Pati yung tahi mo, ayaw na. Pati yung kulay, ayaw na. Pati yung pagkakagawa mo, ayaw na. Lahat na, ayaw na. Gagawan at gagawang ka na ng kwento. So, para mas malinaw, okay? Para mas malinaw at para hindi ko din talaga kayong masagot dyan sa reviews. Talagang nagsasagot ako ng reviews, guys. Kung... talaga, sumasagot ako guys ng review, siguro ako lang yung seller na pag sinabihan na your shop is not recommendable, sinasabihan ko din guys na ayaw din po namin kayong maging client, okay? Kung ayaw mo kaming maging client, maging supplier or ayaw mo sa amin bumili or ayaw mo kami i-recommend, ayaw din namin kayong maging kliyente, okay? So give and take tayo, kasi sabihin nyo kung ano talaga yung specific na gusto nyo kasi may mga bibig naman kayo, may mga kamay naman kayo para mabigay sa inyo kung ano talaga yung tamang color na gusto nyo. Kasi ang hirap pag ano guys eh, ang hirap kasi guys pag yung sobrang dami mong ginagawa tapos ngayong araw nakita mo wala palang chat sa'yo ng kulay na kailangan si client. So ngayon mo na siya ginagawa at ngayon siya isi-ship or ngayon siya ipipick up. Mapipenalty ka pag hindi mo napadala ngayon. So nakalagay sa description mo, pag walang message, automatic gray ang ipapadala mo or automatic black. So nakalagay yan sa description ko. Pagdating sa kanila, magtatanong, bakit naman black naman itong pinadala mo? Ganyan, ganyan. Eh, nakalagay sa description ko, diba? Wala kang chat. So, automatic black or gray ang ipapadala ko sa'yo. Diba? Diyan mo makikita, guys, na yung client is hindi nagbabasa.
Tapos sasagutin ka pa, ay ganun ba yun? Gaganun, ganun ka pa. So, ako guys, sinasabihan ko yan sa review minsan, pag ganyan, diba nag, iba na yung kulay, diba? Hindi niya gusto yung kulay na pinadala. Tatatsyaran niya na yung, ano mo guys, yung tahi mo, hindi magandang tahi, ganito, ganyan, ayaw ko na ganito, ganyan. Ang dami nang sinabi, ay ako guys, talaga, makikita niyo talaga sa reviews ko, nagsasagot talaga ako ng mga kliyente, na barubal din naman talaga guys. Ay nako, hindi ko papalagpasin yan guys. Ang hirap gumawa ng mga item, tapos sasabihan ka ng ganun. So, matuto kayong mag-respeto sa gawa ng tao. Kung hindi nyo gusto, ipa-return refund nyo, i-accept ko yan. Basta may mali kami. Pero kung dahil lang sa ayaw mo lang ng kulay, hindi ko expected to ganito pala yung kulay, hindi pwede yan sa akin. Kasi, kaya nga may tinatawag na, anong tawag nito, specific color. Pag sinabi mo emerald green, papadala kita ng emerald green, di ba? Eh, ang gusto mo pala dark green. Eh, di sana nilagay mo dark green, di ba? Hindi emerald green kasi magkaiba ang kulay nun, okay? Tulad ng pag nagsabi kang pink, madaming pink. Kahit anong pink, pwede mo ipadala sa'yo. Eh, ang gusto mo pala fuchsia pink o baby pink ang pinadala ko. Be specific, guys. Kasi doon lang naman nagkakaroon ng problema yung mga client at yung mga supplier at saka sa client at saka sa customer. So, yun lang naman, guys. Sana pag nag-order kayo sa Shopee, more on, mas maging specific tayo sa kailangan natin. Mas maging kumbaga verbal communication or mas maayos na communication sa seller kasi doon tayo magkakaroon ng maayos na item para ma-receive natin yung maayos na item, no? Pag may hindi tayo naiintindihan, magtanong po para mas malinaw, okay? So that's all guys, bye!